sa unang tingin ay aakalain mong hindi totoong ulo ng tao ang nakalagay sa garapon. At tila parang ginawa lang ito upang ibang takot. Well mga ka-redsy, ang ulong ito ay namatay pa noong 1841. Kaya naman ito ay matagal nang nakapreserve. Samahan niyo ako mga ka-redsy upang ating alamin sino nga ba ito at ano nga ba ang dahilan bakit inilagay sa garapon ang ulo ng lalaking ito. Ating lakbayin ang istorya ng ulo sa garapon. Good day mga ka-redsy. Welcome again sa aking channel. Sa video ito ay ating lalakbayin ang istorya ng ulo ng lalaking nakalagay sa garapon. At ating aalamin mga ka-redsy, ano nga ba ang dahilan? Bakit ito kinailangan pang ilagay sa garapon? Pero bago ko simulan, ay huwag kalimutang mag-like and share, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na istorya kagaya nito ay lagi kang updated. Ang ulo ng lalaking ito na nakalagay sa garapon ay ang kauna-unahang serial killer sa bansang Portugal na si DIOGO ALVES, pinanganak sa bansang Espanya noong 1810. Hiyap mga ka-redsy, tama ang inyong narinig. Ito ay ang kauna-unahang serial killer sa bansang Portugal. Kumuha ito ng krimen noong 1836 hanggang 1840. Maaaring isipin nyo mga ka-redsy, nakarapat dapat lang siyang pugutan ng ulo dahil sa ito ay serial killer. Well mga ka-redsy, tama naman ang inyong iniisip na kaya ito namatay dahil hinatulan ito ng kamatayan noong February 19, 1841 sa edad nito na 30. Ngunit ang tanong, bakit ito kinailangan pang pugutan ng ulo at ilagay sa garapon ang ulo nito? At pagpugot ba ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Pero bago natin alamin ang dahilan kung bakit inilagay sa garapon ng ulo ng kauna-unahang serial killer sa bansang Portugal na si DIOGO ALVES, ay atin munang lalakbayin ang istorya kung bakit ito naging kilalang serial killer at ano nga ba ang motibo nito sa kanyang paggawa ng krimen. Si DIOGO ALVES ay pinadala ng kanyang magulang sa lugar ng Lisbon upang ito ay magtrabaho at manilbihan sa mga mayayamang pamilya sa edad na 19. At matapos na mag-iba ng trabaho si DIOGO ALVES ay natuto itong magbisyo, natuto itong maglasing at magsugal dahil na din sa namatayan ito ng nanay na labis nitong pinagdamdam. Nagkaroon din ito ng minamahal na babae na si Maria Gertrudes na isang innkeeper at sinasabing ito ang dahilan kung bakit si DIOGO ALVES ay naging isang serial killer dahil gusto nitong magpasikat sa kanyang minamahal na babae upang ipakita sa babae na mayroon itong kinikitang pera. Kaya naman mga ka-redsy, naisip ni DIOGO na mas madaling kumita ng pera kung ito ay papatay at kunin ang pera ng magiging biktima nito. At dahil gusto niya na maging perpekto ang plano nito at upang hindi siya paghinalaan, ay pinipili niyang biktimahin ang taong hindi masyadong kilala sa lipunan tulad ng mahihirap na mayroon lang kaunting kinikitang pera. Kaya si DIOGO ALVES ay nagplano sa lugar ng Aqueduct kung saan dumadaan ang naging biktima nito. Kaya matapos nitong nakawan ng pera ang kanyang naging biktima, pinipiringan ni DIOGO ang mata ng taong ninakawan nito at ito ay inihuhulog niya sa aqueduct na may taas na 60 metro upang hindi paghinalaan na ito ay pinatay kundi ito ay nagpakamatay. Dahil sa panahon ding yun ay panahon ng Great Liberal Revolution, panahon na madaming depressed na tao, madaming walang pinagkakitaan at nawawalan ng pag-asa sa buhay upang isipin din ng otoridad na ang biktima ni DIOGO ALVES ay nagpakamatay at hindi pinatay. Kung kaya't
madami ang naging biktima ng serial killer na si Diego Alves, hanggang umabot sa 70 ang naging biktima nito. Kaya naman nabansagan si Diego Alves na the Aqueduct murderer. Ngunit di lumaon. Ito ay nadakip din ng otoridad at ito ay hinatulan ng kamatayan. Ito ay pinatay sa paraan ng pagbitay. Mga ka-redsy, tama ang inyong narinig. Hindi ito pinatay sa paraang ito ay pinugutan ng ulo, kundi ito ay binitay. Ito ay pinugutan ng ulo matapos itong malugutan ng hininga sa pamamagitan ng pagbitay. Ang pagpugot ng ulo kay Diego Alves at ang nagdesisyon na ilagay ito sa garapon upang ingatan ay ang siyentipiko at mga doktor ng Eskolyo Mediko Sergiga sa Lisbon upang pag-aralan ng ulo ng kriminal. Dahil nais nilang maintindihan ang motibo ng kriminal, bakit ito gumawa ng kasamaan? Dahil si Diego Alves pa lang ang kauna-unahang serial killer sa Portugal na umiiral noon. Kung kaya't ganoon na lamang kalalim ang interes nila na malaman. Dahil ngayon lang sila nakakilala ng serial killer noon sa bansang Portugal. At iniisip ng mga siyentipiko at mga doktor na malalaman nila ang dahilan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo nito at ilagay sa garapon upang pag-aralan. Kaya naman ang ulo na nasa garapon ay nag-iwan ng kakaibang istorya na hanggang ngayon ay matatagpuan pa rin ang ulo ng first Portugal killer na si Diego Alves sa National Museum of Ancient Art sa lugar ng Lisbon, Portugal. Ito ay pwedeng puntahan nang nais makita ito ng personal. Mga ka-redsy, namangha ka ba sa istorya ng first Portugal killer na ang ulo ay inilagay sa garpon at ito ay pinag-aralan ng mga siyentipiko at mga doktor upang alamin kung bakit gumawa ito ng krimen? Until next time mga ka-redsy sa mga ganitong klase ng istorya. At pwede kayong mag-request ng topic upang ating talakayin sa mga susunod ko pang video. At kung nagustuhan mo ang naging istorya natin ngayon at kung bagong viewers ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para always kang updated.